Hi mga kaibon, magandang gabi sa ating lahat. Ngayon ay bibigyan ko po kayo ng mga tips sa mga naranasan ko bilang isang mag-ibon. Unang maibabahagi ko sa inyo, kung binabalak nyo na mag-upgrade ng mga mutation o binabalak nyo na mag-alaga o mag-project ng mga rare mutation, so kailangan alamin nyo yung bloodline. Kasi sayang yung oras. Alalahanin natin, once na hindi po tayo sigurado sa bloodline ng alaga natin, maraming oras yung ilalaan natin. Mahabang panahon bago tayo makapagpalabas ng inaasam natin na rare mutation. So kailangan alam nyo talaga yung pinagpulan ng ibon para naman hindi po sayang yung oras sa pag-aalaga nyo. Hindi lang oras, pati effort. Kasi araw-araw na magpapakain ka sa ibon mo. So, kung yung nabili na ibon, wala naman palang karga, so sayang po yung effort na ginugol nyo sa araw-araw. Ang sumunod dyan ay pera. Sayang yung binibili natin ng mga food supplement. Minsan nagbibigay po tayo ng soft food, mga kung ano-anong vitamins. So sayang po, baka hindi po tayo makapagpalabas ng inaasam natin na mutation. Panghihinaan tayo ng loob. Maaring pwede tayo tumigil. Maaring hindi na tayo kumuha doon sa napagkuhanan natin. Kasi kumbaga, hindi lumabas yung na-acquire natin doon sa kanya na parisan. Wala tayong napabuga na inaasam natin na mutation. Marami dyan kasi mga kaibon na mapanglamang. Hindi ko naman nila lahat, pero yung iba mapanglamang, mapangsamantala, kumbaga. So dapat kung tayo ay mag-upgrade o gusto nyo makapagpalabas ng mga quality-ing linyada, so alamin nyo yung mga linyada. Kung for hobby lang, hindi nyo naman binabalak na pag-aralan o makapagpabuga ng magagandang linyada, so okay lang naman kahit ano yung bilhin nyo. Pansin ko lang dito sa mga pabuga ko, kahit back-to-back split, unang clutch pa lang, meron na yan lalabas na visual. Pero doon sa napagkuhanan ko, sabi, back-to-back split, nakailang clutch na, wala pang lumabas, awit.